So, tatanggalin po natin yung takip. Ayan. So, wala po siyang bulb. No. Magawa tayo ng bulb. So, meron tayong dito bulb, gagawing bulb pin. Made po yan sa high speed steel. Yung materials na high speed, matigas po yun. So, magandang gamit sa balbula kasi hindi siya nayuyupi. So, 3mm po yan, sukat yan. Hindi po siya 1/8. Ayan. Ayan po, hindi po siya 1/8. Ay, ito nulas. Thank you.
Sobrang haba. So, natin magbawas ng spring. So, magbabawas tayo ng spring. Diyan lang. Demo ko sa inyo kung paano bubuksan yung regulator. Tanggalin mo natin yung screw dito. Bagong bago po to, kakabit natin sa bagong aircon na simbolin natin. So tanggalin natin to, yung valve dito. So buksan natin yung reg. So ikot natin, pag hindi kaya ipitin natin. Okay. Stop this. Ayan. Naluwagan natin yan. So, tanggalin natin to. So, ayan po. Mag-ingat po tayo sa pagtanggal nito. Kasi mayroon po itong tinatawag na billable spring ng regulator nyo. Ayan. So, balik natin ha. Ayan. So, ayan po. Tanggalin natin to, hilahin. Ayan. So, tatanggalin natin yon. Ayan. So, tanggal na siya. Hindi na po natin kailangan ito. Tinatanggal po yan sa aircon. Sa regulator, I mean. Okay? So, mayroon po yung spring dito. Ayan. Tanggalin na rin natin yun. Hindi na rin natin kailangan yon. Sa tuwing mula pa noon, no, pag nag-gumawa ako ng aircon, nag-convert ng aircon, tinatanggal ko talaga lahat ng ganyan para mas mabilis yung airflow. Okay? Tapos ito po yung tinatawag na billable spring. Diyan po tayo nag-adjust kung ilan po yung output ng regulator na gusto nating iset. Ito po yun. Kung kakapalan natin yung spring natural titigas yon. So, yung output natin tataas. Okay? Ganun po yon. Sa next video ko po, pakikita sa inyo kung paano mag-set ng spring dito. Okay? So, ito po yung o-ring niya. Saka yan. Dalawa ang o-ring niyan. Okay? So, balik na natin to. Ayan, babalik. Ganyan. Balik natin mga screw. Ayan pa. Tamang-tama lang pong higpit niyan ha. Huwag masyadong higpitan. Ayan. So yung regulator po natin, makikita ninyo, ito po yung tinatawag na gauge niya.
So dito po natin makikita yung gaano kataas yung pressure dito sa loob ng tangke natin. Kung gaano karami yung laman nun. Okay? So usually maximum po sa ganitong tangke, Taiwan made po ito, 18 CI, nasa 3000 PSI po yung max fill namin dito usual, no? So huwag po nating sobrahan. Okay? Kasi delikado po yun. Yung regulator, tinala dito sa akin, hindi ko pa na-check yan kung ilan output niyan. Mamaya ko pa ma-check yun, no? So yung regulator natin, mayroong gauge. Ito yung 4-5, nakalagay 4-5. Yun po ay yung kanyang output fuse. So regulated fuse po yan. Pag sumubra po yung regulator natin sa pagset ng 4-5, masisira po yung fuse niyan. Sisingaw po yan dito. Parang safety purpose talaga yan. Okay? Yung max fill niya dito, balitang pressure po ito sa fuse dito sa tangki mismo. So 7,500 po nakalagay dito. So 7,500 siguro bago masira yan, no? So ito po yung inlet niya. Dito po tayo nagpipil ng hangin mula sa pump natin or sa scuba tank natin. Okay? Quick disconnect towel dito eh. Yan po. So susubukan ko po yan, ikabit dito para malik test po kung okay po yung valve. Ano siya? Nakargahan ko na ng hangin. Ayan. So konti lang muna kinarga ko dyan para matest lang kung nag-seal yung valve niya. So nasa 1.5 lang yung karga ang hangin. Ayan. Ayan, nasa 1.5 lang muna. Sayang naman kasi i-drain natin yan. Kakabitan ko pa yan ng kwan, adapter. Kasi pang malakasan daw ang gusto eh. Ayan, so gawang Indonesia po yung receiver niya. So ano tawag dito? Tactical yung setup nito.